Diyos ang pagkakaroon ng himala sa agarang pagpapagaling na nagagawa ng mga apostol. At dito po sa pangyayari dito, ito ay unang pangmisyong paglalakbay ni Apostol Pablo kasama si Barnabas. Mula sa Iconio, kung saan nangaral sila ng Ebanghelyo at maraming mga Hudyo at mga Grego ang nanampalataya. Ngunit, ang iba na mga hindi nanampalataya ay lumikha ng kaguluhan at nais nilang saktan ang mga apostol. At nang malaman ito ni na Apostol Pablo, sila ay tumakas patungong Listra. Na makita natin dito, dito sa Listra, sila ay nagpatuloy na nangaral ng Ebanghelyo. Sabi dito sa talatang 7, doon sila ay patuloy na nangaral ng Ebanghelyo. Ang Listra po ay nasa Romanong probinsya ng Galacia, 18 milya sa gawing timog kanluran ng Iconio. Dito sila ay nagpatuloy sa pagmimisyon. Ang pangyayari dito na naganap sa ating mga talata ay hindi pangkaraniwan dahil sa epekto na nagawa nito sa kaisipan ng mga tao dito sa lugar at dahil sa kalooban at espiritu na ipinakita ng mga apostol. Yung unang bagay na ating pansinin dito ay ang lumpo at ang kanyang pananampalataya. Una, ang kanyang kapansanan ay sapul sa kanyang kapanganakan. Ang sabi dito sa talatang 8, mula pa sa tiyan, siya ay mayroon ng kapansanan. At sa ordinaryong kaisipan ng tao, ang ganitong kapansanan ay wala ng kagalingan. Incurable. Kaya dito ay binibigyan kahalagahan na ang kanyang pananampalataya ay may malaking kaugnayan sa kanyang pagaling. May mga sakit na mahirap malaman kung ito ay may kagalingan pa o wala na. At ito ay nagpapataranta o naglilikha ng pagpanik sa kakayahan ng tao. Subalit, hindi sa kakayahan magpagaling ng Diyos sapagkat sa Diyos ay walang sakit na ikapapanik. Kung mayroon tayong uri ng pananampalataya na makapagluwalhati sa Diyos, bagamat kasing laki ng butil ng mustasa, sabi po sa Mateo 17, talatang 20, at aklat ng Lucas 17, talatang 16, ang imposible sa tao ay mangyayari sapagkat sa maliit na pananampalataya ng tao ay makakagawa ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa laki o liit ng pananampalataya ng tao, kundi sa uri o kalidad ng pananampalataya na kabase upang gumawa ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa po, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Matagpuan natin yan sa Roma 10, talatang 17. Hindi lahat ng nakasaksi sa ginawang himala ni Apostol Pablo ay nanampalataya. Kung himala lamang ay hindi magkaroon ng conviction at pananampalataya, kundi kailangan kasama ang katotohanan. Dahil nagpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo sila ni Apostol Pablo, dito po sa talatang siya, makikita po natin, at narinig ng taong ito na nagsasalita si Pablo. Ito po yung taong lumpo. Nakapakinig siya ng pangangaral ni Apostol Pablo. Nakapakinig ang lumpo kay Apostol Pablo at siya ay nanampalataya. Nanampalataya siya na siya ay mapagaling. Isipin na lang po natin, inborn o hindi pa nga ipinanganak eh. Sa loob pa lang ng tiyan, sinasabi dito, lumpo na. Ngunit bakit siya ay
naniniwala na siya ay mapapagaling. Sapagkat pinanghawakan ng lumpong ito ang katotohanan na ipinangaral ni Apostol Pablo na si Kristo ay Diyos na tagapagligtas. Na sa kanya masumpungan ang lunas sa pagkakaroon ng lubos at agarang pagaling. Ang ibig sabihin po dito ay talaga ito yung pagkakaroon ng pananampalataya dahil sa talaga ang katotohanan ng salita ng Diyos ay kanyang tinanggap, kanyang naunawaan. Kaya imposible man ang kanyang kalagayan, ngunit naniwala siya na siya ay mayroon pang kagalingan. Sa kanyang, ang sabi po sa Isaiah 53, verse 5, sa kanyang latay, ang tinutukoy po dito ay si Kristo. Sa kanyang latay tayo'y nagsigaling. Kaya ang ating kagalingan ay sa ating Panginoong Kristo at nakita dito ng taong lumpong ito na ang lunas ng kanyang kagalingan ay masumpungan sa Panginoong Hesukristo. At bilang mga lingkod ng Diyos, taglay ni na Apostol Pablo at Barnabas ang kabutihan at kapangyarihan mula sa Diyos na dapat maibahagi at maranasan ng mga tao. Taglay nila, may magagawa sila. At ito ay representasyon ng kung ano ang maaring mangyari at mangyayari kung ang totoong salita ng Diyos ay ibinabahagi sa mga tao. Marami ang nangangailangan at naghihintay na makatamo o makatanggap ng kabutihan ayon sa kapangyarihan ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, taglay din po natin ang kabutihan at kapangyarihan mula sa Diyos na tayo rin po ay maaaring maging daluyan ng pagpapala sa ibang mga tao. Na sa pamamagitan natin, ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos ay makakamtan ng ibang mga tao. Ayon din kay Apostol Pablo, tayo ay mga sisidlang lupa na maaring maglabas ng kabutihan at kapangyarihan mula sa Diyos sa kapakinabangan ng ibang mga tao. Ngunit ang tanong po sa atin, ginagawa po ba natin? Nandyan po sa atin, sarili bilang mga anak ng Diyos, tulad po ni na Apostol Pablo, sila po ay naglalakbay. Bagamat mayroon pong mga persecutions, mayroon pong mga oppositions lagi po sa kanilang pinupuntahan. Ngunit hindi po sila tumitigil. Hindi po sila nagkakaroon ng panghihina, bagkus lalo silang nagiging mainit, nagiging masigasig, sapagkat daladala po nila ang kabutihan at kapangyarihan na kailangan ng mga tao. Ganon din po sa ating mga buhay bilang mga anak ng Panginoon. Kaya dito po, makita din natin ang pananampalatayang na lumpong ito ay napansin ng mga lingkod ng Diyos. Sabi dito sa talatang 9, at narinig ng taong ito na nagsalita si Pablo, tinitigan siya ni Pablo at nakita na siya ay may pananampalataya na siya ay mapagaling. So napansin na Apostol Pablo sa taong ito ang pananampalataya na siya ay maaring gumaling. Napansin na Apostol Pablo na may pananampalataya ang taong ito sapagkat binigyan pansin ng taong ito ang katotohanan na ipinangaral ni na Apostol Pablo. Nang ang malungkot sa tao na binabaliwala ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya marami pa rin doon ang mga nag-persecute kila Apostol Pablo
dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit sa isa pong taong kahabag-habag bilang lumpo nung ipinanganak, ngunit binigyan niya pansin ang katotohanang ipinangaral ng mga apostol at siya po ay nagtamo ng kagalingan. Mapansin po natin sa mga pangyayaring ito na sa kabila ng mga opposition at persecution, gumagawa ang kamay ng Diyos sa pagliligtas sa pamamagitan ng mga taong handa magpagamit sa Kanya. Mas mahirap po yung kalalagayan nila nung unang panahon kumpara po sa ating kalalagayan po sa ngayon. Ngunit, kung paano po ang Diyos ay gumamit sa kanila, yun po ay sa panahon nila at sa panahon din po natin sa ngayon, tayo ay maaaring gagamitin ng ating Panginoon. So, pangalawang bagay po napansinin natin dito, ang epekto po ng pangyayari sa mga tao. Makita natin dito sa talatang 11, nang makita ng napakaraming tao ang ginawa ni Pablo, nagsigawan sila, sinabi nila sa wikang Lykaonia, ang mga Diyos ay bumaba sa atin na katulad ng mga tao. So una po dito, akala nila, akala ng mga taong ito, sila Apostol Pablo ay mga Diyos na bumisita sa kanila. Sabi nila dito, ang mga Diyos ay bumaba sa atin na katulad ng mga tao. Ang mga taong ito ay mga superstitious, ibig sabihin mga mapaniwala sa pamahiin, sa mga alamat, mapaniwala sa mga gawa-gawang kwento, mga kwentong bunga ng katang-isip at walang katotohanan. At ang himala na ginawa ni Apostol Pablo ay inunawa nila ayon sa kanilang sariling mitolohiya. Ang sabi nila, si Bernabe ay tinawag nilang Jupiter, pinuno ng mga Diyos at patron sa lungsod na ito. At si Pablo, tinawag nilang Mercurius, tagapagsalita o mensahero ng mga Diyos. Ayon po sa tradisyon po nila, may isang Romanong makata na sumulat si Ubed patungkol sa isang kathang kwento o alamat na nangyari na mayroong dalawang Greek gods, si Zeus at saka si Hermes, na minsan noong panahong 43 BC ay bumisita sa lungsod at nagpanggap ng mga tao na nangangailangan ng pagkain at tirahan. Ngunit sila'y itinakwil ng mga tao sa lungsod na ito, maliban sa mag-asawa, si Philemon at saka si Baucis, itong dalawang mag-asawa lang ang hindi nagtakwil sa dalawang Diyos-Diyosan na ito. At dahil sa galit, nilunod ng mga Diyos na ito ang mga tao sa baha. Ngunit ang bahay kubo ng mag-asawang ito ay ginawang templo upang doon sila magsamba. Yun po ay kwentong gawa-gawa lamang. Ngunit ito po ay pinaniniwalaan ng mga tao po doon, ng mga superstitious. Kaya makita natin dito na nang makita nila ang ginawa ni Apostol Pablo ay inugnay nila ang pangyayaring ito sa kanilang sariling paniniwala at naniniwala sila na muli ay bumaba at bumisita ang mga Diyos sa kanilang lungsod. At upang hindi na maulit ang pagkagalit, ay aalayan nila ng handog at parangal. So yung saserdote dito ni Zeus sa talatang 13, ang saserdote ni Zeus na nasa harap ng kanilang lungsod ay nagdala ng mga turo at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan. Ibig niyang maghandog ng hain kasama ng maraming tao. Pero sino po yung talagang hahandugan nila dito? Si Apostol Pablo at saka si Barnabas.
na inakala nila na ito ay mga Diyos na dumating sa kanilang lungsod. So ang saserdote ni Zeus o Jupiter ay nagdala ng mga turo at mga putong na bulaklak. Kung titingnan po natin, yung kanilang kaisipan, mayroon silang pagnanais na magbigay parangal, na magsamba sa Diyos. Ngunit ang masaklap na ang dakilang gawa ng buhay na Diyos, ang himala at ang kalwalhatian ng Diyos ay kanilang ibinilang sa walang kabuluhan sa pagbigay nila parangal sa patay at hindi totoong Diyos. Ito ay sapagkat hindi nila alam ang katotohanan patungkol sa buhay at totoong Diyos. So marami po, maging sa ating panahon sa ngayon, maraming mga tao ang kaawa-awa. Mayroon silang devotion, mayroon silang relihiyon, mayroon silang kasigasigan sa kanilang pananampalataya. Ngunit mapaniwala sa pamahiin, mapaniwala sa mga huwad na bagay na nangyayari, at madali silang mapaniwala sa mga maling katuruan. Hindi totoong mga katuruan. Kaya kung pag-isip-isipin po natin, talagang malaking pagkakalin lang. Katulad po ng mga tao dito, nais nilang magsamba, mag-alay, ngunit mali ang kanilang pag-aalayan. Malaking pagkakalin lang. At hindi lang sa mga tao nung unang panahon, kundi mga sa panahon po natin sa ngayon, napakarami po tao sa ngayon na sa kanila pong pagsamba ay wala po sa katotohanan at walang katuturan. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 7, talatang 24, patungo po sa mga taong tulad nito, ang sabi po dito, O, ako ay taong abang-aba, kaawa-awa, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na gumagawa patungong kamatayan? Nakakalungkot. Mayroon silang pag-i-effort, ngunit ang kanilang pong ginagawa ay patungo pa rin ng kamatayan. Ngayon sabi po sa talatang 25 ng Roma 7, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Tulad po ng lumpo, nasumpungan niya si Kristo sa pangangaral ni Apostol Pablo. Ngunit maraming tao po sa ngayon, itinatanggi si Kristo. Yun lang po ang nakakalungkot. Kaya anong tinding trahedya na ang tao ay nananatili sa pagkalipin sa paniniwala sa malaking kamalian at patuloy na nagiging biktima ng malaking panlilinlang. Kung ang tao ay makasumpong lamang ng katotohanan at ganap na pananampalataya, lumpo man ng ipanganak, ay magkamit din ng lubos na paglaya sa kapansanan at magkaroon ng wagas na kaligayahan. Yan makita po natin dito, sabi ni Apostol Pablo dito sa talatang 10, sa taong ito, tumayo ka ng matuwid. Ngunit ang taong ito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili sa tuwa. Siya ay lumukso at lumakad. Ang sabi sa kanya, tumayo ka ng matuwid. Hindi siya nakuntento sa pagtayo ng matuwid lamang, kundi siya ay lumukso at lumakad dahil sa malaking galak. Sapagkat ito po ang larawan ng kagalakan sa puso ng taong naligtas. Kaya mismo ang taong tumanggap ng pagpapala ng Diyos ay mayroong malaking kagalakan. Ngunit sabi po ng Bible, kahit nga yung mga anghel sa langit ay nagkaroon ng pagdidiwang sa isang kaluluwang maliligtas. Sa ikatlong bagay po natin dito na atin pong titingnan, ang asal ng mga apostol dahil sa ginawa ng mga tao. Una, ang kanilang pagkamuhi at pagkagalit.
Dito po sa talatang 14, nang marinig ito ng mga apostol na sina Pablo at Bernabe, hinapak nila ang kanilang mga damit. Tumakbo sila sa gitna ng napakaraming tao at sumigaw. Sinabi nila, "Mga kalalakihan, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito? Kami ay mga tao ring may damdaming katulad ninyo. Nangaral kami ng ebanghelyo sa inyo upang mula sa mga bagay na ito na walang kabuluhan ay bumalik kayo sa Diyos na buhay. Siya ang gumawa ng langit, lupa, dagat at lahat ng nasa mga yaon." So nandoon yung pagkamuhi at pagkagalit dahil sa ginawa ng mga tao. Dahil gaano kadali kila Apostol Pablo at Bernabe natanggapin ang pagsamba at parangal, iniaalay ng mga taong ito. Kung isipin mo lang, kinilala sila na Diyos na makapangyarihan. Hindi kaya madali sa kanila ang mangaral sa mga taong ito. Dahil siya tinitingala sila. Siguro pakikinggan sila. Ngunit hindi po, sapagkat hindi po yon ang paraan ng lingkod ng Diyos upang magbahagi ng ebanghelyo. Sa halip, hinapak nila ang kanilang mga damit. Sapagkat hindi po nila tinanggap ang ginagawang parangal na inaalay ng tao para sa kanila. So makita po natin dito na hindi nila tinanggap sapagkat hindi ito ang tamang paraan ng tunay na lingkod ng Diyos. Sa halip ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsitakbo sa gitna ng mga tao upang pigilan sila sa kanilang gagawing paghahandog. Ito ay expression. Ang ginawa po nila Apostol Pablo, makita natin dito po sa talatang 14, makita po natin dito, hinapak nila ang kanilang mga damit at sumigaw sa mga tao. Nayamot sila sapagkat hindi nila nagugustuhan ang bagay na ito na gagawin sa kanila. Ito po ay expression ng matinding pagtanggi ng isang puso na may lubos na pagkilala at pagpapasakop sa dakilaan ng Diyos. Kung minsan tayo ay, kung minsan natutukso po tayong tanggapin yung parangal ng tao. Kung minsan, ang mga pastor ay natutukso ding tanggapin ang pagpupuri ng tao. Ngunit makita po natin dito kay Apostol Pablo, ito po yung expression po ng kanyang puso. Hinapak po nila yung kanilang damit . Ito po ay nangahulugan ng matinding pagtanggi sa parangal na ibibigay ng tao sapagkat alam nila na ang parangal ay para sa Diyos lamang. Para sa Diyos lamang. Ang pagbahagi at pangangaral ng ebanghelyo ay gawain ng lingkod ng Diyos, ngunit ang pagsamba at parangal ay para lamang sa Diyos. Makita natin dito ang kapakumbabaan ng kanila pong mga puso. Dito po sa aklat ng Unang Tesalonika, Kabanatang 2, 1-5, sabi po dito, "Mga kapatid," sabi ni Apostol Pablo, "kayo ang siyang nakakaalam na ang aming pagpasok sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Subalit kami ay naghirap ng una paman at inalipusta sa Pilipos tulad ng inyong nalalaman. Magkagayon man, naging malakas ang loob namin sa tulong ng Diyos na sabihin sa inyo ang ebanghelyo sa gitna ng matinding pakikipagbaka. Ito ay sapagkat ang aming tapat na panghihikayat sa inyo ay hindi mula sa kamalian at karumihan ni sa pandaraya. Subalit kung papaano kaming ginawang katanggap-tanggap ng Diyos na pagkatiwalaan ng ebanghelyo, ay sinasabi namin ang gayon, hindi upang bigyang lugod ang mga tao,
kundi ang Diyos na siyang sumusubok ng ating mga puso. Ito ay sapagat alam ninyo na nang kami ay kasama ninyo, kailanman ay hindi kami gumamit ng salita na pagpakunwari, papuri ni pagbabalat kayo upang itago ang kasakiman, ang Diyos ang saksi. Totoo po ang mga katotohanan. Sa Panginoon lamang po ang papuri sa anumang ginagawa natin. Ang kanilang malinaw na pagtanggi. So dito po sa talatang 15, Acts chapter 14, sinabi nila, mga kalalakihan, bakit ninyo ginawa ang mga bagay na ito? Kami ay mga tao ring may damdaming katulad ninyo. Ang sabi niya dito, kami ay mga tao ring may damdaming katulad ninyo. So ang ibig sabihin, kami ay mga tao ding nakakaramdam ng hirap, nakakaramdam ng pagtitiis, nakakaramdam ng lungkot. Tao na hindi karapat-dapat sa inyong ginagawa. Ano yung ginagawa nila? Paghahandog sa pagkilala na sila ay mga Diyos. Kami ay mga tao ring katulad ninyo, sabi ni Apostol Pablo. At bilang mga tao, ang pagtanggap ng ganitong pag-aalay para sa Diyos, kapag tinanggap ng tao, ito ay nagiging kasiraan sa kamahalan ng Diyos at ito ay gawa ng di makatarungan sa kapwa-tao. Di naman ito may katuturan. Ang totoong tagapagturo ng ay hindi nagpupromote ng kanyang sarili. At walang hinahangad kundi ang seryosong atensyon at pakikinig ng kanyang tagapakinig sa kanyang pagtuturo. Yun po ang importante sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po yung mga material na bagay na maaari pong tanggapin, kundi ang sabi po dito, sapat na yung hangarin na nawa yung tagapakinig ko ay maging seryoso sila makinig sa aking pagtuturo. Totoo po yan. At ang totoong pagkilala sa Diyos ay naihayag. Dahil tinanggihan nila Apostol Pablo, ang gagawin ng mga taong ito ay sinabi po niya kung ano ang totoo patungkol sa Diyos sapagkat sila ay kinilala ng mga taong Diyos na matindi niyang itinanggi at kanyang sinabi kung sino ang totoong Diyos. Kaya ang sabi po dito sa talatang 10 o sa talatang 15, nangaral kami ng ebanghelyo sa inyo upang mula sa mga bagay na ito na walang kabuluhan. Ito po yung kanilang paniniwala. Ito po yung kanilang ginagawa, mga bagay na walang kabuluhan, ay bumalik kayo sa Diyos na buhay. Siya ang gumawa ng langit, lupa, dagat at lahat ng nasa mga yaon. So sinabi po niya dito ang patungkol sa Diyos na buhay. Mayroong Diyos na buhay na dapat po nating paglingkuran at sambahin. Hindi po yung hindi totoong Diyos, hindi po yung mga tao. So ang ibig po sabihin, ang lahat dito sa mundo na hindi mula sa Diyos at hindi nakasalalay sa Diyos ay walang kabuluhan. Dahil ang sabi ito, ang Diyos na buhay, siya ang lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng mga bagay na nandito. So lahat ng pagsamba at parangal na hindi iniuukol sa tunay at buhay na Diyos ay walang kabuluhan. Ang Diyos, Diyosan mismo ay walang kabuluhan. So sa talatang 15, makita natin dito ang tunay na Diyos ay manlilikha
So ang kaisipang ito ay binigyan diin sa pangangaral ni Apostol Pablo. Sa Roma, Kabanatang 1, binigyan diin ito ni Apostol Pablo ang pagkamanlilikha ng ating Panginoon. At sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 17, binigyan diin ito ni Apostol Pablo sa kanyang talumpati. At bilang lumikha ng lahat ng bagay, ang lahat ng bagay ay nakasalalay sa kanya. Ang tao ay kanyang likha. Doon po sa Acts chapter 17, makita natin, ang tao ay likha ng Diyos. At sa pag-alay ng tao ng kanyang buong sarili sa dambana ng Diyos, ang Diyos ay walang tinanggap kundi ang mismong sarili niyang pag-aari. Ang ibig po sabihin, dahil tayo ay likha ng Diyos, anuman po ang ating maihahandog sa Diyos, ang ating buong sarili o ang ating resources, ano paman, ang tinanggap ng Diyos sa atin ay sa Kanya rin. Sapagkat wala naman tayong sariling atin, kundi sa Panginoon din. Ngunit kapag hindi po natin ibinigay ang katampatang pagsamba sa Diyos, paglilingkod, na yun po ang layunin ng Diyos sa ating buhay, pinagdadamutan natin ang Diyos. Yung mismong bagay na para sa Kanya, yung mismong bagay na Kanya ay pinagdadamot natin sa Kanya. Kapag hindi po natin ibinigay sa Diyos ang ating paglilingkod at ang ating buhay. Makita po natin dito, binigyan ng Diyos ng kalayaan ang tao. Dito po sa talatang 16, nang mga nakaraang panahon, pinabayaan niyang ang lahat ng mga bansa ay lumakad sa kanilang mga sariling daan. So, nagbigay ng kalayaan ang Diyos sa mga tao. Kalayaan sa pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. Ang nakakalungkot na sa pagpili ng tao ay pinipili niya ang masama kaysa mabuti. Yun po yung nangyari sa kay Adan at kay Eva. Kaya ang tao sa pagpili ng masama ay napaalipin sa pagkakasala. Napaalipin sa pagkakasala, ganun pa man ang Diyos ay nagkaloob ng katotohanan upang ang tao ay may pagkakataon na malaman ang katotohanan. Ano pong sabi sa Juan 8:32? Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At sabi po sa talatang 36, kung palayain ka ng anak, ikaw ay magiging tunay na laya. Kaya ang anak si Kristo, yun po ang katotohanan na ipinangangaral nila Apostol Pablo. Yun po ang katotohanan na ipinangangaral po natin. At makita po natin kung ano po ang magaganap sa buhay ng tao na makasumpong ng katotohanan at masumpungan si Kristo. Dito po sa talatang 17, gayunman hindi siya nagpabayang di magbigay patutuo patungol sa kanyang sarili. Gumawa siya ng mabuti at nagbigay sa atin ng ulan na galing sa langit at ng mga panahong sagana. Binubusog ang ating mga puso ng pagkain at ng katuwaan. So makita po natin dito ang walang pagkabigo na kabutihan ng Diyos. Siguro ito po ay alam na po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Dahil lahat po ng ating pangangailangan ay ibinibigay niya. Ang sabi dito, gumawa siya ng mabuti at nagbigay sa atin ng ulan na galing sa langit at ng mga panahong sagana, binubusog ang ating mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Totoo po yan, napakabuti ng Diyos sa atin. Ngunit ang tanong po sa atin, gaano po tayo kabuti sa ating Diyos? At gaano po natin ibinabahagi ang kabutihan ng Diyos sa ibang mga tao? Marami po ang nangangailangan. Marami po ang kahabag-habag.
Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma? O kahabag-habag na taong tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan ng kamatayan? So ang pag-asa po ng tao ay si Kristo at kailangan po nila ang katotohanan. At tayo po ang inatasan ng Panginoon, ibahagi ang katotohanan upang makilala ng mga tao si Kristo. Manalangin tayo. Salamat o Diyos sa mensahe mo mula sa banal na kasulatan ito. Ang pangyayari noong unang panahon kung paano Panginoon, ang isang taong kaawa-awa na mayroong kapansanan sa mahabang panahon. Ngunit binigyan mo ng pag-asa sapagkat nasumpungan niya ang katotohanan at nakilala niya ang kanyang tunay na tagapagligtas na walang iba kundi si Kristo. Salamat din po sa aming buhay, sa iyo pong pagliligtas sa amin. Salamat sa kabutihan mo sa amin, O Diyos, at nawa amin pong maibahagi din ang kabutihan ito sa ibang mga tao. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa maraming pang tao na sa kanilang kalalagayan, sila ay kaawa-awa sapagkat sila ay wala sa katotohanan. Bagamat sila, Panginoon, ay mayroon pong pananampalataya, mayroon pong devotion, mayroon pong relihiyon, ngunit sa maling kaparaanan at hindi sa katotohanan ang iyong salita. Kaya, Panginoon, naway sa huling mga panahong ito ay gagamitin mo po ang aming iglesia, gagamitin mo po ang aming mga buhay upang maibahagi ang kabutihan mo at kapangyarihan mo sa mga taong nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus naming Diyos at tagapagligtas. Amen.